Yo kasi ang dami po na, alam ko po na marami po tayo mapagdadaanan kasi isa naman din ako, hindi naman kasi always na okay yung kuha natin, okay yung life natin abroad. So be strong at saka manalig sa Panginoon at manalig sa mga gusto mong gawin sa buhay or mga pangarap mo or para din sa mga pamilya natin. So ayan, welcome back to my YouTube channel. Charo. Hindi po iba po ngayon kasi may nag-asa at buong puso kong tinanggap ito dahil thankful, 'di ba? Na kasi naisa sa dami ng mga naging kakilala niya sa YouTube, sa naging kaibigan niya talaga eh. Small isa YouTuber pa ako sa napili na mag-start pa lang mag YT. So, maraming salamat, Kemzon, sa pagkakataong ito na maibahagi yung mga tungkol sa akin. So, magandang araw nga po pala. Ito nga po pala si Yaya Tasing Antonio or Leia Pearl Antonio. Yun po yung totoong pangalan ko. I'm 34 years old. Ayan, pinanganak ako noong November 20, 1986. Ako po ay taga Sambuanga del Sur. Poblacion Gipo, Sambuanga del Sur. Represent. Ayun, yun nga po. Si Kemzon po ay nagkuhan po siya ng mga questions. Ayan, mga questioner. Ano ba yun? Hindi ko. Teka lang. Inhale, exhale. Ano, mag-take 2 pa ba ako nito? Teka lang, mag-take 2 ba? Alam niyo, totoo lang mga kayaters guys na kinakabahan po si Yaya Tasing. So medyo pinakalma ko pa lang yung sarili ko. So ayan, mag-start po tayo. Yun nga po, ang pangalan ko ay Leia Pearl Antonio from Gipos, from Poblacion Gipos, Sambuanga del Sur. Ayan, so may mga question nga siya. Ayun, anong pangalan ko? Okay, saan akong country naka-base? Yan. Nasa kwan po ako ngayon. At the same time, andito ako sa Shanghai, China. 6 years na po akong nagtatrabaho bilang yaya. Ayan po. Ang inaalagaan ko po ngayon ay 6 years old na din po. Siya po ay si Oscar. So, ayan. Tapos, ano pa yon? Ano ang trabaho mo? Eto, yaya. Kemzon, sorry ha. Sorry talaga. Sorry talaga. Baka magsisi ka, bakit si Yaya Tasing pa yung naisip or mag-ask ng mga questions, diba? So ito, pangatlo, ano ang dahilan ng iyong dahilan bakit ka nagtrabaho sa ibang bansa? Well, the reason why I study the reason why I work here, dahil sa anak ko. Yes, I'm a single mother. Ang anak ko po ay 12 years old na. So, ayun po. Yun po yung unang dahilan kung bakit ako nag-abroad kahit na iniwan ko siya na 6 years old pa siya that time. Kasi may trabaho naman ako dun sa Pinas pero parang kulang eh. Kulang yung sahod ko. Parang hindi ko mabigay yung pangangailangan niya. So, ayan, nag-decide ako na mag-abroad dito para talaga sa anak ko at saka sa pamilya ko na maiahon ko sila sa kahirapan or yung mabigyan ko sila ng magandang buhay. Ayan. 5. Ilang taon ka na sa abroad? Yun nga, 6 years na. Parang paulit-ulit. Ayun. 6 years na akong andito sa abroad. Kumusta ang buhay sa ibang bansa? Masasabi ko sa ngayon, okay. As in, sobrang okay. Sobrang ganda ng buhay ko dito sa abroad kasi ang amo ko is mababait. Ayan. Nung una, mahirap syempre kasi nag-a-adjust ka pa. Isa pa, first time ko ding mag-abroad, diba? So, mahirap sa start. Mga ilang kwan din ako. Mga ilang years din na. Parang 2 years din na yung ang hirap. Parang every night na umiiyak ka, na nahuhomsi ka, namimiss mo yung anak mo, gusto mong umuwi. Pero,
later on, naging nakasanayan mo na yung buhay abroad. So, maganda kasi marami ka din namimit na mga kaibigan. Ayan. So, at saka, andito din yung kapatid ko. So, na-last na yung kuan, yung homesick ko. Ayan. Tapos, may kuan naman din, may social media naman din, or may Facebook, ayan na pwede mo, or mga WeChat, mga application na pwede natin tawagan yung mga pamilya natin. So, yun nga, nawawala na yung kuan, yung homesick. Pero namimiss ko din naman yung anak ko. Gusto ko naman din siyang makasama. And then, ayan, number 7. Ano ang tatlong bagay na natutunan mo sa abroad? Tatlong bagay na natutunan ko sa abroad. Una, magpakatatag. Pangalawa is maging, pareho ba yun? Maging strong? Matatag or strong? Pareho ba yun? Hindi ko alam. Paki-comment nga po kung pareho lang ba yung makipagtatag, be strong, at be patient. Ganun, tatlo. Ayan. Pwede apat. At manalig sa Panginoon. Yun. Pwede apat na po. Kemzon, sorry. Okay. Next po. Sa ngayon, pipiliin mo bang magstay abroad or umuwi na lang? Sa ngayon talaga is pipiliin ko munang mag-abroad. Kasi habang kuan pa yung anak ko, habang elementary pa or mag-kuan na siya, mag-high school na siya. Kasi para din sa future niya, makapaghanda din ako sa pang-college niya. Kasi pag-uwi ako, kami din yung dalawang kawawa kasi single mom nga ako, diba? So, walang ibang aahon sa amin dalawa, kundi ako lang talaga. So, sa ngayon, maybe 2 years more na magstay ako abroad para din makapag-ipon. Makapag-ipon ako sa pag-aaral ng anak ko. So, stay mo na. And, para kanino ka bumabangon? Para sa anak ko. Bumabangon ako para sa anak ko, para sa pangarap ko, at para sa pamilya ko. Yun po yung always na dahilan kung bakit ako bumabangon kahit na minsan na ayoko na, parang napapagod na ako kasi normal naman talaga mga kayayators or guys na mapagod tayo. Diba? Pero pahinga tapos bangon ulit. Ganun lang. Kahit ilang beses tayong madapa, babangon at babangon at babangon at babangon. Last words mo sa lahat na natatrabaho sa ibang ibansa. Last words. Be strong guys. Ayun. Sa lahat po na nasa abroad, be strong po tayo kasi alam ko po na marami po tayong mapagdadaanan kasi isa naman din ako. Hindi naman kasi always na okay yung kuha natin, okay yung life natin abroad. So, be strong at saka manalig sa Panginoon at manalig sa mga gusto mong gawin sa buhay or mga pangarap mo or para din sa mga pamilya natin. So, ayan, hanggang okay na ba 'yon? Kemzo. Ayan, maraming salamat po Kemzo sa pagkakataong binigay mo sa akin nito na para din maibahagi ko yung tungkol sa akin, 'di ba? Salamat. God bless at sana medyo kontento ka sa mga sagot ko, 'di ba? So, maraming salamat. This is yours. Ayan, thank you so much, Kemzon. Bye. I love you.